today's video, mga sasquang, ay magre-reban tayo ng ganitong klaseng buhok. So, ang proseso po na gagawin natin dito ay gagamitan po natin siya ng Brazilian blowout na gamit ang Keraband na ang isa sa gusto ko at ang sarap sa amoy at pakiramdam nitong Brazilian blowout na to. Itong Brazilian blowout na to, ito po ay ang Keraband Pito Booster na Brazilian blowout na vanilla scent. Ito po yung isa sa gusto kong amoy ng Brazilian blowout ni Keraband. So, titignan po natin kung maganda ba tong Keraband na to. Kasi usually yung iba nagtatanong kung maganda raw ba ang Keraband Brazilian blowout. So, malalaman nyo po mga saswang hanggang dulo kung gaano ba kaganda itong Keraband Brazilian blowout na ito. Gagamitan po muna natin siya dahil makapal po yung kaniyang buhok. So, ang ating proseso po ngayong sa pagdiriba na to ay uunahin po natin muna yung kulay ng kaniyang buhok. So, ang kulay po na ginamit ko sa kanya ay ang silver gray. O, ang number po nitong silver gray na to ay 10.01. So, dahil ganun po ang itsura ng kanyang buhok, makapal po yung hibla at makapal din po yung buhok niya, ay mas mapapabilis po yung oras kasi kulay na po yung gagamitin natin sa kanya. Mapapabilis po yung oras nito at kapag in-apply natin ng pang-reban itong after may kulay na, ay mas mabilis po yung reaction nitong kaniyang buhok. So, gagamitan ko po siya ng 12% dahil makapal po yung hibla ng kaniyang buhok. So, ito na po mga saswa. Mag-a-apply na tayo ng pangkulay sa buhok ng ating customer. So, 1/2 inches away from the scalp po ang pag-a-apply nito. Dahil kapag sinagad po natin, ay mas maglalight po yung pinakatuktok nung buhok ng ating customer. Kaya dapat 1/2 inches away from the scalp. So, dahil 12% po ito, at kapag dumating naman po yung oras para applyan na yung roots, kasi hindi po natin applyan yan ngayon eh. Mamaya po natin ito applyan kapag nakita na natin na nag-react ng kanyang buhok sa kulay. So, sa pag-apply po ng roots, dahil 12% po ito, ay gagamitan naman po natin siya ng 9% para kahit papaano hindi light na light po yung tuktok ng kaniyang buhok. So, sa pag-a-apply po, kung gaano ka kapal po or gaano ka kanipis yung kuha natin, ganun pa rin po hanggang sa susunod, hanggang sa matapos ang pag-a-apply natin sa buhok ng ating customer. So, napaka-importante po talaga na hindi pagsagad ng anumang gamot sa buhok ng ating customer. Saswang tapos na po natin maglawang yung buhok ng ating customer sa kulay. So, ngayon naman po ay pangriba naman na po ang gagamitin natin sa kanya. At wet application po ito, hindi ko na po ibinilower. So, sa pangriban po, ito lang po sa pag-a-apply. Alam naman na po siguro natin ang pag-a-apply ng pangriban. Ang ginamit ko po pala sa kanya na pangriban ay ang Keraband na pangriban na isa sa pinagmamalaki ng Keraband ang kanilang hair rebonding cream. So, dahil may kulay po ito, wet application po yung gagawin natin sa kanya. At again po, hindi po masyadong sagad sa anet. At hanggang sa matapos po, ganito pa rin po proseso ang gagawin natin. So, kailangan 1/2 inches away from the scalp again sa pag-a-apply ng pangriban. Para kahit pa paano maiwasan natin
yung pagkaroon ng konting problema sa buhok ng ating customer. So, bakit nga po pala pang kulay muna ang inuna ko sa buhok ng ating customer? Eh, alam naman natin na delikado ito. So, yes po, delikado po siya kung sa delikado, lalo't lalo na kapag ang gumagawa ay hindi marunong. So, itong ganitong klaseng proseso po na kulay muna ang inuna, dinidepende po ito sa texture ng buhok ng ating customer. So, kapag ka-color po muna ang inuna natin, alam natin na mabilis magre-react ang gamot sa buhok ng ating customer. Pero, kailangan lang po natin dito ay mabilisan ang kamay. Kailangan mabilis po ang pag-a-apply ng pang-rebound. Para kapag ka dumating na yung tamang oras, ay hindi tayo mahihirapan dahil may part na luto, may part na hilaw. At para di rin natin maiwasan ng pagkakaroon ng ating tinatawag na backdrop. So mga seswang, ito na po yung buhok ng ating customer na tapos na po natin applyan ng pang-rebound. So sa pamamagitan po nitong ganitong klaseng proseso ay nasabi ko na po kanina na mapapabilis po yung oras at trabaho natin dito sa prosesong ito. So ibababad po natin ito ng at least 30 minutes to 45 minutes. Pero depende pa rin po ito sa reaction ng buhok. Kapag dumating na po yung 30 minutes o 4 to 5 minutes at hindi pa rin po luto, mag-extend po tayo ng another 15 minutes or 10 minutes. At syempre, wag po natin kakalimutan na ispray natin siya ng tubig dahil may kulay po ito at baka mag-dry. Yan. So, abangan po natin ang tamang pagbanlaw dito dahil ito na po yung buhok ng ating customer. At samahan niyo po ako sa pag-a-apply naman po ng Brazilian Blowout. After 45 minutes po mga seswang, ito na po yung buhok ng ating customer. Pagkatapos po natin siya, applyan ng pang-rebound. At tapos ko na po siya banlawan at ngayon naman po ay nakikita niyo po na medyo basa po siya. 80% dry po ito. At ito po yung tamang tuyo sa pag-a-apply natin para sa ating Brazilian Blowout. So, ang gagamitin ko po sa kanyang Brazilian Blowout ngayon ay ang Keravan Phyto Booster Ultra Ionic Keratin Brazilian for Chemically Treated Hair. Ang scent po nitong Brazilian Blowout na to ay Vanilla Scent. So, kailangan po natin 40 grams again. Meron tayong timbangan. Ayan. So, ayan na po yung dami ng gagamitin natin sa ating customer. So, sa pag-a-apply po, alam naman na po natin. Hindi natin kailangan na madaming Brazilian. So, tap, tap, tap. And haguring lang po natin hanggang sa bumaba yung gamot. At ayan na po siya. So, tipid po itong Brazilian na to. Dahil konting amount lang pong ilalagay mo sa buhok ng customer natin ay magbababa agad lahat yung gamot. So, lahat makocover niya at malalagyan. So, ayan po. Ganun pa rin po ang pag-a-apply natin. So, top, top, top lang po para tipid po tayo sa gamot at lagi natin tataan-taan. Hindi po natin kailangan na madaming Brazilian blowout na ilalagay sa buhok ng ating customer. Kasi iluluwa lang po ito mismo ng buhok. So, ganun pa rin po ang pag-a-apply hanggang sa matapos tayo hanggang dulo.
So ayan mga saswang, tapos na po natin applyan ng Brazilian blowout gamit ang Caravan Fighter Booster na Brazilian blowout na vanilla scent. So ibababad po natin ito ng 45 minutes. Then after 45 minutes ay ibablowin po natin ng medium heat lang ang init. Then kapag tuyo na, paplanchay na po natin siya ayon sa pagpaplancha ng tamang pagpaplansya kapag ka tayo ay nagre-reban. So, babalikan ko po kayo mga seswang kapag katapos na po natin ito, plansyahin at makita nyo na po yung finished product. Hindi ko na po ipapakita yung pagpaplansya blower dahil medyo mahaba-haba na po tayo ngayon. Ang gagawin na lang po natin, papakita ko na lang po yung finished product nitong Reban Brazilian Color gamit ang mga product ni Caravan. So ayan mga saswang, tapos na po natin ang Reban with Brazilian Blowout at color gamit ang Brazilian Blowout na Caravan at vanilla scent po ang ginamit natin dito sa ating customer. So ito na po siya. Ayan. So nakita po natin na maganda po ang pagkakariban natin gamit ang Brazilian Blowout na ito. So nakita po natin yung kintab at yung dulas at nakikita nyo po na sabay sa galaw po yung buhok ng kanyang buhok at nakakasigurado po tayo na maganda talaga ang ating nireban ngayon kahit banlawan pa nyo po ito ng after 3 days at ganito pa rin po ang itsura or texture na lalabas after nya banlawan. So maraming salamat po sa pag-aantay mga saswang at maraming salamat din po sa ating Brazilian Blowout na Caravan. Thank you so much mga saswang dahil tinapos nyo itong topic of the day natin. Kung interesado ka sa mga ganitong klaseng usapin na mga videos na may kinilaman sa hair tips, hair tutorials, unboxing reviews, and leg ideas, huwag na huwag ka mahihiyang mag-comment dahil open na open ang ating comment section at papakinggan ko po kayo isa-isa at gagawa natin ang topic yan para mapag-usapan sa next vlogs ko. Hanggang sa muli, ito po ulit si Ruel Cortez na nagsasabing, hindi man po ako sikat, pero ang pangalan ko naman po ay Kalat and I love you all and bless you all.